panika, pinagmumulan ngayon ng katatakutan. Paano nga ba ito nangyari? Nung minsang bumisita si Coco sa Japanese surplus shop na batobalani raw siya o naakit sa isang second-hand na Japanese geisha doll na nakasilid sa glass casing. Ang mukha gawa sa karton. Ang katawan dinamitan ng kimono. Tumutugtog din ito. Pagkakita ko pa lang sa kanya, nabigharin agad ako kasi fan na fan ako ng mga Japanese dolls. Plus, kapag titignan mo yung doll, nakakaakit siyang tignan mga mi. Sabi ko, gusto ko tong doll na to. Ang aesthetic ng beauty niya. Sobra. Kaya nag-ambagan daw silang magkakaibigan para mabili ito sa halagang 3,500 pesos. Babayaran ko na sana, tapos pagtingin ko sa wallet ko, mga mi, mukha yatang masushort ako sa cash. Tapos nagsuggest yung kaibigan ko na mag-ambag din daw sila since ang cute naman ng dahal. At agad niya itong i-display. Siyempre, ano pa nga bang hinihintay natin? I-display at i-flex natin niya sa divider. Para lagi ko rin siyang nakikita at pwede makausap. Minsan nga, kinakausap ko siya. Sabi ko, uy, cutie doll, bigyan mo ako ng maraming swerte ah. Lalo kapag tatay ako ng wedding. Ganun. Tinuring ni Coco na Lucky Charm ang manika. At mula noon, bumilis nga raw ang pasok sa kanila ng swerte. Bumilis talaga ang swerte sa akin. Nakakits na ako ng 3 beses sa Tong Eats. Nakakabingo na din ako kahit isang beses sa binguhan nila Marites. Kasi dati, di man lang ako manalo-nalo eh, kahit isang beses. Tapos, tumatama na din yung mga numero ko sa wedding. Bukod sa swerte sa sugal, nagkakaroon na din ng madaming opportunity na hindi tungkol sa sugal, like jobs, business. Of course, syempre, dapat in moderation pa din. Hinihinay sa mga risking bagay gaya ng sugal. Kasi mahirap nang malulong, mahirap ka nang makaalis. Pero ang kasama niya sa bahay na si Jerome, iba raw ang vibes. Doklak, maririnig mo kahit walang mag-ikot sa kanya, tumutunog siya. Hindi kami mapakalis. So, sabi ko sa kanya, pakaitapin mo na yan. Doon yung nag-start na ayoko na sa kanya talaga. Kahit mga ilang araw pa lang siya dito, sabi ko, itapin mo na yan. May nangyaring kakaiba sa kanilang bahay. Diyos mio, Marimar, nakakilabot ang mga pangyayari. Yung mga tsinelas ko nagkakandawala yung isa na lang tuloy yung natira. Paano ba naman kasi, inasar kasi ng pasyneya kong friend yung dal. Sabi niya, kapag dito na ibalik, itatapon daw siya, yung dal mismo. Tas ayun, for the tampo tuloy. Tapos minsan, nawalan din ako ng isang pintutan sa keyboard ko. Stress ng very late si Maring Doll. Hanggang ang kaibigan na nakitulog sa kanila, binangungot. Thank you.
daw susi, di mano, pinaglaruan ng geisha doll. May kulungan kasi ako ng kambing. May sisian siya. Kapag tapos ko ilak, nilalagay ko sa gilid ng dingding yung mga susi. Tapos pagtingin ko, wala na siya doon. Nawala na. Parang may tumangay or kumuha or something na di ko alam. Basta wala talaga siya doon. Parang imposible naman na may kumuha kasi ako lang mag-isa that time, mga mi. Pero nung balikan nila ito sa basurahan, para raw itong naglaho na parang bula. Knock knock! Who's there? Your nightmare! I've been watching you. I know what you've been doing. You can't hide from me. I'm always here, even when you're asleep. Tataan ka wala. Mga 3 to 5 minutes, binalikan ko agad. Nung pagkatapon ko, wala akong nakitang dal. Tapos yung mga katawan niya, kasi iba-ibang pwesto. Matapos ang 3 araw, ang nawawalang susi, bigla na lang daw, lumitaw. Napas niya yung susi. Biglang lumitaw bigla-bigla sa dati kong lagayan. Siyempre si ako, nagulat at nagulantang na medyo kinabahan kasi akala ko nawala na talaga siya ng tuluyan. Pero ayun, bumalik po. Parang may nagbalik. Samantala, hiningi ng aming team ang opinion ni Father Jojo Zerudo, exorcist ng Diocese of Cubao. Ang tawag doon ay infestation. Ang infestation ay paggamit ng demonyo sa isang bagay o isang lugar para pagpakitaan na siya'y nandiyan. Kaya yung kaso na ito ng doll, binili sa isang surplus shop, mayroong posibilidad na yung dating may-ari nung nasabing manika ay mayroong nakakapit na espiritu sa kanya. Sa ilang mga horror movie, tampok ang mga manikang may kababalaghan. Sa mga mayayamang imahinasyon, lahat naman posible. Pero para sa mga inosente, pwede naman itong laro-laro lang. Previously. Nangyari na rin ito sa ilang mga lugar, ang misteryosong pagkamatay ng mga hayop na kamakailan lang nangyari rin sa isang barangay sa Rodriguez Rizal. Kaya ang ilang mga residente roon, balot sa takot. Ataki na raw sa puso, sa takot ang ilang mga residente ng Barangay San Jose sa Rodriguez Rizal. Katunayan, pagkagat ng dilim, maaga nilang isinasara ang kanilang mga bahay. Kada sasapit po yung dapit hapon, kanya-kanya na kaming nagsasara ng mga pinto at bintana. Ginagawa namin ito para maging safe yung pamilya namin sa usap-usapang aswang. Kanya-kanya na silang sabit ng bawang sa kani-kanilang mga pintuan.
Yung bawang tsaka yung asin po yung panlaban sa kanila. Isa pa, pantaboy din sa kanila ito. Muntang kain nilang lumapit. At nagsasaboy pa ng asin sa harap ng kanilang mga tahanan. Kalat na kalat kasi ngayon ang kwento rito na di umano may umatakeng aswang. Kinaumagahan, pagising ng lolo ko, nakita niya yung aso namin na nakahandusay tapos wala ng ulo. Kinagabihan, same day, nakita niya naman na may hugis tao na lumalapa ng kung ano sa may sagingan. Sabi pa niya, gabi kasi noon, magigib siya, tapos maya-maya, may nakita siyang nilalang sa may gilid ng saging. Dahil doon sa takot at taranta niya, binato niya na lang daw. Tapos nung binato niya, ang bilis niya ng takbo. Kwento ni Lolo Apolonio, ang Di Manoy aswang, itsurang aso. At kitang-kita raw niya nung nilapa ng Di Manoy aswang ang kanyang mga tuta. Pero bago raw matuluyan ang kanyang mga alaga, ang Di Manoy aswang, lakas loob niyang binato. Ganitong-ganito rin daw ang nasaksihan ni June nitong Lunes lang ng madaling araw. Nakita rin daw niya ang di umano'y aswang na itsura ring aso. Sa maliit na loting ito, nakatali ang mga panabong ni June. Hindi nga raw niya lubos akalaing mamamatay ang ilan dahil may bantay ang mga itong aso. Kitang-kita po talaga ng dalawang mata ko. Ako naman, di ko akalain na mangyayari yun kasi ang dami naming bantay na aso ang tatapong pa nila. Hindi lang sina June at Lolo Apolonio ang may ganitong kwento. Isang gabi, pag-uwi ko galing school, nakita ko siya na nakatayo sa sagingan. Parang aso yung itsura. Maya-maya, bigla siyang umungol kaya tumakbo po talaga ako. Di ko po akalain na iyon yung aswang. Yung daan po kasi sa amin, sobrang dilim niya. Walang poste ng ilaw, kahit isa. Kaya flashlight lang po talaga yung ilaw. One time, kumakain kami noon, tapos naisipan kong manguha ng sili sa bakuran ng tito ko para mas ganaan akong kumain.
Nung pagdating ko sa silihan, naramdaman ko na may parang nagmamasid sa akin. Medyo kinilabutan nga ako. Dahil sobrang dilim ng paligid, tapos ang tanging ilaw ko lang ay yung flashlight ng phone ko. Maya-maya, nung tumingin ako sa sagingan, may naaninag akong parang ulo. Ewan ko kung ano yun. Lalapit ako sana, pero hindi ko na itinuloy kasi natatakot na din ako. Ang mga kwento tungkol sa demonoy mga aswang, hindi mawala-wala. Tila nagpapasalin-salin lang, patuloy, umahamon sa ating paniniwala.